there were times nung medyo mainit ka pa, bata ka pa. Hindi mo naman maiwasan yun. Halos lahat, lahat naman ng, you know, banda na may relationship na halos para magkapatid na. Ganun talaga, masakit. Pero, you know. And before pala ikaw nga, syempre ang isa pa pong tumatak na song na naging theme song din was Rainbow, di ba? Sa Crying Ladies. Oh, pero was it composed for the movie po or talagang hiwalay na song si Rainbow and then naging theme song na lang siya? Eventually? Existing siya, pero nagkataon lang na yung Crying Ladies was there na rin. Pero nauna yung Rainbow talaga sa totoo lang. Pero okay lang kasi halos sabay naman din siyang nagkaroon ng deal na gagawing soundtrack siya for Crying Ladies. Sabay pinanganap yung dalawang art na yun. Yan din po, no, isa sa pinakamagagandang song. Pag naaalala ko yung ano, scene ni Sharon with her little boy. Oo, si Mega nga pala. Tama, Mega. Mm-hmm. And ano na rin, yung director, si Boom Dayupay. Siya nang nag-direct nung Rainbow na music video. Mm-hmm. Yung nakakain kami ng styrofoam and everything. Parang snow. Ay, yung concept. Grabe po. No? Ang dami na rin ano talaga na pagdaanan po ng ano, South Border. Kayo din po ang nag-compose for Darna, right? Yes, yes. Pero si Regine ang kumanta. Si Regine ang ano, ang gumawa ng mismong theme. Yun ay galing sa success ng Mulawin ng ikaw nga, and then you were asked then to compose naman for Darna. Well, oo, parang naging suki na kami sa GMA ng time na yan. Pagdating sa teleserye. Kasi after that, well, before that, yung Mulawin, and then, nung sumunod yung Darna, pero though Darna was ano, intended for TV talaga, kasi medyo, ano siya eh, musical scoring yung dating ng song. Mm-hmm. Yung heavily orchestrated, and hindi naman siya South Border talaga, more Regine siya. So, talagang ang focus ko nung time na gumawa ako nun, parang wala akong iniisip na, you know, the element of South Border wasn't there. So, parang free ka gumawa. So, okay naman. Masaya ako doon. Masaya ako sa melody and all. Ang ganda ng pagkakanta ni Regine, of course. Ayan, nasundan pa yon ng isa pang teleserye na Asa. Ang pangalan ng teleserye was Sugo. Mm-hmm. Yan po ba ang last nyo for GMA? The last Sugo was na. Sugo, yes. Mm-hmm. It was a song called Asa by South Border. Yun na, kayo na, kumbaga, ang ano ulit. Mm. Well, kasi yeah. Richard ang bida, so lalaki naman. Yes, tama, yes, no? Yes. Mm-hmm. Galing po, no? Pero aside from these songs, meron pa ba kayo? Ang galing parang, na, nandito pa rin tayo. Ang galing dahil ano, buhay pa. Oo naman po, hindi kasi timeless naman talaga ang ano, parang naging very I'm very grateful timeless naman sa mga ano. Tao. Thank you talaga. Kaya po, if there is one song na ano, kasi mamaya matatanong natin, pero isa lang naman, no? Yung song na parang talagang, na wala dun sa mga nabanggit ha, pero yung talagang feeling nyo, isa rin yun talaga sa mga nakatulong sa career ninyo. And yung kumbaga parang personal favorite ninyo na merong effect siya sa life ninyo. Siguro ngayon, hindi ko siya maiisip, pero isa sa mga songs na unang lumalabas sa isip ko is Habang Atin ang Gabi. Mm-hmm, yun po talaga. Kasi yung song na yun yung mga first ano ko eh, venture ko into orchestration. Yung orchestra, yung violins, mm-hmm. and everything. French horn, mala Hans Zimmer, kuno, John Williams. Wow! Mm-hmm. Yun yung mga at first, you know, attempts ko nung panahon na yun. And I really love the outcome nung panahon na yun, nung lumabas yun. Saka, syempre, gagaling ng mga sound engineer na nakatrabaho ko, si Angie Ruzul, na patunog mm-hmm. niya talaga ng napakaganda. Kaya, ayan. And saka part din siya ng isang pelikula. Yes. Ano, proud ako dun. Happy ako dun. It made, parang may nabuksan sa akin as a musician, as a songwriter. Na paanda rin pagka film scorer ko yon. Yun yung ano ko, yun yung gusto ko dun about that song. Correct, kasi nga po ang mga inspiration niyo pala ng mga Hans Zimmer, eh di ba? Alam naman natin. Sobrang fan ako ni John Williams, sobrang sa melody,
ng mga film composers, sobrang ano ako, very enthusiastic and love na love ko sila. Pero nag-score na po ba kayo ng film? Yung as in musical scoring talaga? Yeah, recently, well, 2017, Respeto. Oh, yun ang pinaka-recent. Ni Tred Monteras. Oh, yan. Award-winning movie ng Cinemalaya, di ba? Cinemalaya, yes. Si ano yan? Si Abra and Looney. Mga rappers natin matitindi. Yes, grabe po, no? Ang galing ang haba ng... Go lang, Sir J. Pwede yan. Ang haba na ng, ano, ng journey po talaga ninyo. Na, ano. Pero I syempre, know, I know. Grabe na nga eh. Centurion na ako. Grabe naman, hindi. Pero ibi kasi na nakita ko po na ano, meron din kayong recent interview sa sister, ano, sister video channel namin ng OG. Tapos may isang napag-usapan doon. The very controversial question na dahil yung, oh, nga, yung concept title, change. Ano kaya controversy yun? Napaisip din ako, tapos sinong ko, ay ano yun? Tapos nung pinanood ko, ah, okay. So ito pala yun. It was yung naging constant yung pagpapalit ng vocalist po ng ano, no, ng South Border. Pero yun, for our pepsters naman who weren't able to watch siguro the OG video, parang can you take us ano siguro a into a short ano lang, parang it's, recall kung ano nangyari. It was all about ano, music talaga. You know, once a member wants to, you know, parang take a side turn or okay lang naman sa amin, you know. Of course the first time was really painful, nung pagkalis ng first vocalist si Brix, si we had no idea how to continue. Pero, you know, nung afternoon, na-realize ko, with the help of our peers sa music industry na, what do you have ba? Yun talagang pina-ano sa amin eh, pinamukha sa akin lalo. Isa dun sa mga isa sa mga kumausap sa akin before, si Mr. C, Mr. Ryan Kebiab, si maestro. Sabi niya, eh, as long as may music ka pa naman na mga i-offer, ba't ka titigil, diba? Parang, yun, naano ako doon, na move ako doon, and it inspired me to, ano, to get going. And the band, ayun. Kaya, since then, nung nagkaroon na ng ibang singers, ang treatment na namin talaga was, we were all for the music. Yun, parang, ang ano namin, ang pinaka, na-internalize namin was, nandito tayo for the music. Hindi tayo dito para magpapogi kasi hindi tayo pogi. Alam mo yun. Yun yung parang naging ano ko, yun yung naging sandalan ko na thought na, you know, music without malice. So, you know, kung nandyan pa sila, okay. And kung talagang hindi na kaya, okay lang din naman. We're free to come back anytime, you know. Okay naman yan. So ibig sabihin parang na maintain naman po ang friendships niyo with the people who okay left naman. The well, band. There were times nung medyo mainit ka pa, bata ka pa. Hindi mo naman maiwasan 'yun. Halos lahat naman ng, you know, banda na may relationship na halos mo para magkapatid na. Ganun talaga, masakit. Pero you know, habang nagma-mature ka, you will just ano, look at it as part of your journey. That's just how life is. Correct. At least naman po, ganun. Sino na po ba ang ano ngayon, talagang vocalist? Kel Gatdula is our lead vocalist, but I also now take the wheel. Parang dati, hindi ko kasi ma-accept yun dahil gusto ko lang tumugtog, gusto ko lang nasa likod. Pero habang tumatanda ako, parang bahala na, sige na nga. I got nothing to lose. ganun na lang yung feeling. Pero it turned out fine. I mean, I'm nag-enjoy ako kasi I haven't been focused on my singing for the longest time. I can sing. Parang ano, parang pwede akong mag-relieve sa isang lead vocalist. Para lang siya makapagpahinga. That's my role as a singer for the band. But it's not my duty to keep on singing na talagang sunod-sunod. Hindi ko kain, mabilis ang magpaos. But lately, nung na-realize ko na, uy,
hindi ako napapaos. Okay pala. Kaya ko pala. Nag-i-enjoy ako. At least naman. At saka parang ano po, no? Kahit syempre with the long years that you've been in the band, di ba madi-discover pa rin kayong pwede yes, gawin? Yes, yes. It's fun actually. You know, you get to discover new things about yourself. You can, ano pala, you can do this, that. Yes. So yeah, then. So yeah. You know, working with SB19, that's just like keeping yourself in check of the times.